Hindi ko sa okay. Isulat nyo ang litra o isulat ang titik ng tamang sagot. No? So, ibibigay ko yung ano, gaya nito, number one, trade-off. So, ang pagpapilian, letter A, pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay. Letter B, best alternative. Letter C, may karagdagang nakukuha sa produkto. Letter D, pag-iisip ng halaga ng isang produkto para sa iyo. Letter E, isang individual na rasyonal magdesisyon. Number 2, marginal thinking. Marginal thinking. So, ano yung ibig sabihin ng marginal thinking? Letter A, pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay. Letter B, best alternative. Letter C, may karagdagang nakukuha sa produkto. Letter D, pag-iisip ng halaga ng isang produkto para sa iyo. Letter E, isang individual na rasyonal magdesisyon. Number 3, palipat-lipat pa. Kung saan nakaupo, doon na maupo. Number 3, incentives. Ano ibig sabihin ng incentives? Letter A, pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay. Letter B, best alternative. Letter C, may karagdagang nakukuha sa produkto. Letter D, pag-iisip ng halaga ng isang produkto para sa iyo. Letter E, isang individual na rasyonal magdesisyon. Number 4, matalinong pagdesisyon. Ano ibig sabihin ng matalinong pagdesisyon? Letter A, pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay. Letter B, best alternative. Letter C, may karagdagang nakukuha sa produkto. Letter D, pag-iisip ng halaga ng isang produkto para sa iyo. Letter E, isang individual na rasyonal magdesisyon. Okay, number 5. Opportunity cost. No, ano ibig sabihin ng opportunity cost? Letter A, pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay. Letter B, best alternative. Letter C, may karagdagang nakukuha sa produkto. Letter D, pag-iisip ng halaga ng isang produkto para sa iyo. Letter E, isang individual na rasyonal magdesisyon. Okay. 1 to 5 na 'yon, 'di ba? So ito na 'yung number. Number 6. So, sirin ang sumusunod na sitwasyon at ibigay ang tamang kasagutan. So, ganun pa rin. Isulat nyo pa rin yung titik ng tamang sagot. No, makinig sa sitwasyon. Si Marikit ay natasang mamili ng mga kagamitan sa pag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Nakita niya ang isang mamahaling bag na naayon sa kanyang panlasa. So, alam niya na ang pagbili nito ay maaaring magkulang ang mga binabalak bilhin kagamitan. Kaya minabuti niyang hindi na bilhin ang naturang bag. So, aling konsepto ang tumutukoy dito? Letter A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Okay, number 7 na. No. So, namimili ng sapato si Mark sa isang shop sa Marikina. Nang makita niya na isang sapatos na may nakalagay na buy one take one, naisip niya na ito ang kanyang bibilhin. Bukod sa mura at matibay, dalawa pa ang sapatos na kanyang mabibili. Anong konsepto ang nasa sitwasyon? Letter A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Ughan, taglaway, anida. No? So, number 3. Number 8. 6, 7, 8. Okay, number 8. So,
Nang magkaroon ng pandemic, napilitan ng ating bansa na gumawa ng mga face shield gamit ang mga recycled plastic container, so para maproteksyonan at makatipid na rin sa mga PPE. So anong konsepto ang tumutukoy sa gawaing ito? Okay, letter A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Okay, number 9. Ang pagkakaroon ng sale sa mga mall ay nakakainggan nyo sa mga mamimili dahil mas maraming makakuha ng produkto. Mas maraming makukuhang produkto na ang mamimili. So anong konsepto ng economics ang tinutukoy dito? So pag mag-sale daw, marami daw ang produktong makukuha. Anong konsepto ng economics ang tinutukoy dito? Okay. Letter A, opportunity cost. Letter B, incentives. Letter A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. So, number 10 na tayo. Last number. Okay. Sa isang pamilyan sa Marikina ay dumarami ang mga sapatos na mula sa ibang bansa. At mura ang presyo ng mga ito. Subalit ang mga sapatos na gawa sa Marikina ay competitive ang price. Ang mga katumbas na competitive ang price, ang may katumbas na kalidad. So kung ikaw ay bibili ng sapatos at mamimili sa gawang Marikina o gawa sa ibang bansa, anong konsepto ng economics ang ginagamit mo? So, letter A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Okay, sagutan natin. Exchange paper with your seatmate. Be honest. Ang hindi honest ay mapupunta. Saan mapupunta? Ang mandaraya. Ha? Mapupunta sa pagkakamali. Okay, be honest. No, may mata tayo sa paligid. Mayroon tong CCTV, hindi nyo alam. So, number one, trade-off. Ano ibig sabihin ng trade-off? Pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay. The correct answer is letter A. Apple. Wag lang yung mansanas. Apple lang, ha? Okay, number 2, marginal thinking. Ano ibig sabihin ng marginal thinking? Pag-iisip ng halaga ng isang produkto para sa iyo. No, letter D. Letter D as in dog. Incentives, ano ibig sabihin ng incentives? Incentives. Ano sagot niyo sa incentives? Letter C, may karagdagang nakukuha sa produkto. Yung matalinong pag-iisip, number 4, matalinong pagdesisyon. Anong sagot na? Ha? Matalinong pagdesisyon. Ang sagot ay isang individual na rational magdesisyon. No? Letter E. A as in agila. Eagle. Eagle ang sagot ay eagle. Number 5. Opportunity cost. Ha? Letter B. No? Yung sinasabi ko na yung dati na kung wala tayong masaing, pwede tayong magsaing ng balanghoy o kaya kamote o kaya saging. No? Best alternative. Number 6. Number 5, letter B. So, dito tayo sa number 6. Si Marikit daw. Nakita niyo Marikit kanina? Sino nakakita kanina kay Marikit? Naglakad-lakad lang dyan sa daan. No?
Si Marikit daw ay inas naatasang mamili ng mga kagamitan sa pag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Nakita niya ang isang mamahaling bag na naayon sa kanyang panlasa. Alam niya na ang pagbili nito ay maaaring magkulang ang binabalak niyang bilhin kagamitan. Kaya minabuti niyang hindi na bilhin ang naturang bag. Aling konsepto ang tumutukoy dito? Ang sagot, letter B, trade-off. No, letter B, trade-off. Number 2, number 7. So, namimili ng sapato si Mark. Nakasalubong nyo si Mark? Saan si Mark? No? So, namimili daw ng sapato si Mark sa isang shop sa Marikina. Nang makita niya ang isang sapatos na may nakalagay na buy one, take one, so, naisip niya na ito ay kanyang bilhin. Bukod sa mura na, matibay pa, dalawa pa ang sapatos na kanyang mabili. So, anong konsepto ang nasa sitwasyon? Letter C, incentives. No? Kapisata. Na maingay. Dabi. Oh, number 8. Number 8. Nang magkaroon ng pandemic, napilitan ng ating bansa ng gumawa ng mga face shield. So, gamit ang mga recycled materials. Yung oban, naglangas yun. Murigyog ka ng... Kabantay mo ka ng manok. Na yung manok o niya, na ka ng mga piso. O kaya mo ganing labayo ng manok na yung piso. Kakak na dayon, no? Matugaw ba? Matugaw. So, nang magkaroon ng pandemic, napilitan ang bansa na gumawa ng mga official gamit ang mga recycled plastic containers. So, para maproteksyonan at makatipid rin na, sa mga PPE. So, anong konsepto ang tumutukoy sa gawaing ito? A. Opportunity cost. B. Trade-off. Letter C. Incentives. Letter D. Marginal thinking. Oh, the correct answer is letter D. Marginal thinking. So, number 9. Number 9, ang magkaroon ng sale sa mall ay nakakainganyo sa mga mamimili dahil mas maraming makukuha ang produkto ang mamimili. So, anong konsepto ng economics ang tinutukoy dito? Ha? Letter A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Okay, the correct answer is incentives. Letter C. Sa isang pamilihan sa Marikina, last number, number 10. So, may dumarami daw ang mga sapatos mula sa ibang bansa at mura ang presyo. So, subalit ang mga sapatos na gawa sa Marikina ay competitive ang price ang may katumbas na kalidad. So, kung ikaw daw ay mamimili ng sapatos, alin daw yung pipiliin mo? Yung mga gawa sa ibang bansa o ang gawa sa Marikina? So, anong konsepto ang ginagamit dito? Letter A, opportunity cost. Letter B, trade-off. Letter C, incentives. Letter D, marginal thinking. Ha? Letter A, opportunity cost. Okay. So, 1 to 10 yan, no? Asa naman ka? Okay, 1 to 10 yan. Times 10. 100 ang perfect score. Times 10.